Alright mga boss, so welcome back again sa inyo. Ayan, si Mio Red. So dito naman sa bago nating tutorial, mag-diagnose tayo kasi ito, yung problema ni Mio Red, yung display niya, pag nakaganto nawawala. So nawala sa bolt meter. Siguro nahuhugot siya pag pumapaling yung manibela. Ayan, at the same time, ayan o bumalik. At the same time mga boss, maggagawa tayo ng tutorial kung paano sumabay yung busina sa headlight. Alright, so kumbaga parang passing light yan. So ano pang inihintay natin mga boss? Ayan, check up-in na natin. Siguro may nakalimutan akong higpitan na wire o kaya gagawin natin ng paraan para hindi na mawala yung display nito kapag lumiliko. So paalala lang pala mga boss, hindi ko to ipe-permanent kasi ayoko naman ng bumubusina tapos sumasabay yung headlight. Kaya nasa sa inyo kung gagayain nyo. Ayan. Ayan o. Nawawala talaga. Yung display lang naman yan. Nahuhugot siguro yung wire. Tapos ang maganda dito, sa domino switch natin, kinonect ko na yung kill switch natin doon sa may wire ng ignition. Ignition coil. Ayan. So pag ulit. Ayan. So pag pinindot ko tong kill switch, mamatay. Pero may display pa rin. Alright. Diba? So parang big bike style yan. Pag inon. Ayun o. Diba? Che-check upin natin yan. Nahuhugot kasi yung wire. So, game na. Alright mga boss, so nasa loob na tayo, ayan. Papakita ko rin yung display nitong voltmeter natin. Para pag inon yung engine, kita nyo. Alright, tapos, alright, ayan, kita nyo na. So, titignan natin, ayan o. So, ito siya. Yun na yung interrupt. So ba? So, ito mga boss. Ayan. Fletching to. So, ililipat natin siya ng posisyon. Para pag... Ilahin pa natin. Ilan ako na sa radyo. Alright. Ayan. So, hindi na siya masikip pag nilalagay. Kaya, gagawa natin ng paraan. Mga boss, so, tatagilid ko muna yung angle ng camera natin para makita nyo. Ayan. So gagamit ulit ako ng clip, ayan, clip wire, para hindi na siya mag-interrupt. Alright, so first of all, pag maglalagay tayo ng relay sa busina, ayan. So itong video na to pala ay maglalagay tayo ng relay sa busina. So bakit nga ba naglalagay ng iba yung nilalagyan nila ng relay yung busina nila? Siyempre, ayan, pampalakas din at rekta sa battery. So hindi may interrupt yung busina mo kapag, ayan, kuwari marami kang load, tapos iisa lang ng connection. Pag naka-relay, ayan, may sarili siyang connection papunta sa battery. So, kahit bukas lahat ng ilo mo, malakas pa rin tong busina mo kapag
pinindot mo yung push button doon sa panel switch mo. So, ang gagamitin natin na relay, mga boss, ayan. Itong double throw. Ayan. So, ito yung diagram. Meron kasing maraming klase ng relay, mga boss. So, yung common na dalawang klase ng relay ay changeover. Sunod, ito naman yung double throw. So, paliwanag ko lang, mga boss. Ayan. Sabihin ko muna yung mga numbers nila. So, both 87 to. Ayan. Yung dalawang nakaganyan. Both 87. Ito. 86 ata. Sana. So, 86. 85. At 30. 30 to ah. 86, 85, 87. Alright. So, yung mga gamit nito, yung mga pins na yan, may mga kanya-kanyang pinupuntahan yan na connection. So, katulad nito, etong 30 sa battery yan lagi, nakarekta. So, magpapagapang ka ng wire papunta sa battery. So, sunod naman, ito, 86 to 85. Yan yung mga wires na papunta sa switch. Ayan, katulad nito. Itong dalawang to. Papunta na ng switch yan. Kapag pinindot mo yung button, magti-trigger tong busina natin kasi in-on mo yung connection niya sa battery. So, ito naman, yung both 87. Pinindot mo yung switch. Ito, magkoconnect tong dalawa. Tapos, yung power, ito galing sa battery ha. Yung power, pupunta agad dito sa dalawa, sa 87. So, kahit ano dyan, parehas lang yan na magkakaroon ng power. Ayan. So, sana nag-guess nyo mga boss. Ito, lagi sa switch itong dalawang to. Tapos ito, sa battery, papunta. Pag nag-trigger itong dalawa, nagdikit, yung power na papunta sa 30, aakyat sa 87. Parehas. So, meron namang relay na tinatawag na changeover. So, kapag yun naman yung changeover, magkaiba yung power niya. So, kapag switch on mo, eto lang yung gagana. Tapos, pag sin-switch off mo, eto naman kabila. So, parang palitan sila, depende sa switch. Ayan. So, install na natin mga boss. Ayan, try natin palakasin yung busina. So, etong tutorial na to, applicable naman to kapag nagpalit ka ng katulad ng mga aftermarket na horn, ayan, mga Mack horn, mga ganon, yung malalakas, kailangan nila ng relay. Ayan. So, wirings na natin to, mga boss. Alright. So, ayan, dahil wala tayong available na busina, ayan, hindi ako makabili. Dahil umaasa lang tayo sa Shopee, tapos lagi nakakancel. Ito muna ang stock na busina ang gagamitin natin. So, dito, walang problema kasi meron na agad siya kapag stock. Ayan, yung dalawang to, kabit mo lang. Kakasabi ko lang kanina, di ba mga boss, sa trigger to ng switch. Ayan. So, ikabit na agad natin yung dalawa. Walang problema kung magbaliktad man yan dito sa 85 and 86. Alright, ayan na. So, plano ko dito ikabit yan. Ayan, nakaganyan sa likod. So, mamaya na natin ikakabit kasi wirings pa natin. So, yung connection ko ng wirings, ayan. Meron na akong socket na nakapagapang papunta ng battery. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video ko kung paano install to, ayan. Katulad nito, ang kinagandaan nito, kapag may bago kang i-install na component, dito ka na lang kukuha. Hindi ka na magpuputol ng wire agad. So, may nakaready na tayo dito sa positive natin. Ayan. Bali, itong wire na to, ayan yung socket na to, positive to ah. So, galing to ng battery. Rekta. Ayan. Rekta man o kaya sa may dun sa brown wire, ayan. Pares lang naman yun. So, ikakabit ko siya. So, ikakabit ko siya sa pin 30. Ayan, dito. Pin 30, mga boss. Thank you.
Sunod naman, itong dalawang o kahit isa lang kabitan nyo na 87 or dalawa. Pwede isa or dalawa. So yung isa tatakpan ko na lang. Tapos, kabit na natin yung dalawang wire sa 86-87. Alright. Tapos, may naka-ready na ako na nut dito. Alright, ayan na. So, tapos na tayo sa relay. Ayan, nalagyan na natin lahat. Ito naman yung galing sa 87. Kakabit natin sa isa sa mga pins nito. Ng busina. Alright. Alright, so balik tayo. Ayan. So nakabit na natin yung positive dito sa isang terminal ng busina. Next naman, sa negative naman. Pwede nyo itap to sa body ground katulad nito. Sa mga yan, sa tornilyo na yan or sa mga ganyan. Pero ang mas malinis o mas proper, yung katulad pa rin ng mga sockets natin na galing sa negative ng battery at positive ng battery. Alright. So, testing na natin kung anong status ng busina natin, kung lumakas ba. So, gagawin ko ng comparison to, yung may relay at walang relay. Alright. Alright mga boss, so follow up video lang yung ito. Kailangan kasi may tutorial tayo muna ng busina na may relay bago tayo mag-switch sa passing light with horn. Ayan. So, sana marami kayo natutunan sa video na to. Ayan. Alright. At i-assemble muna natin bago tayo magpaalam. Alright. Alright mga boss, so ayan, tapos na tayo. Light check muna. Tapos, status check kay Mio. Kay Mio Red. Alright.
ayan na po, malinis na compartment. Nasa ilalim na lahat ng wirings. Alright. Tapos, eto na yung harap niya. So mukha lang makinis yung motor ko mga boss, pero marami ring gasgas yan. Nakakuberan lang ng wax. Kaya, ayun, sad to say kasi masikip sa amin, kaya laging nagagasgasan. Pero, syempre, alaga pa rin tayo. Tapos test natin yung headlight niya. So base sa sinabi ko kanina, kapag niligo si Mio Red, nawawala yung display. Ayun, hindi na po. Ayan. Kahit ibalibag ko yan. Alright, alright. Okay na. So ayun mga boss, like, share, comment, and subscribe. Ayan. Sana marami kayong natutunan.